Sa ating episodyo ngayong araw, aking ihahatid sa inyo ang ilang mga episodyo ng pakikipagtunggali ni Padre Pio sa mga demonyo at kung papaano siya ay pinahirapan at binugbog ng mga masasama at malisyosong mga nilalang na ito. Halos araw-araw, sinasalakay ng mga demonyo si Padre Pio. Tinawag niya ang Diablo na Costaccio o kung minsan ay pinangalanan bilang Barbalio. Alamin kung paano naibsan ni Padre Pio ang mga pahirap na ito. Manatiling nakatutok. Ipinahayag ni Padre Pio na naniniwala siyang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maihiwalay sa pagdurusa at ang pagdurusa sa lahat ng bagay alang-alang sa Diyos ay ang daan para maabot ng kaluluwa ang Diyos. Pakiramdam niya ay nawala ang kanyang kaluluwa sa isang magulong pagkalito, nalubog at ganap na napabayaan na parabang siya ay nasa pinakamalalim na bangin ng impyerno. Sa panahon ng kanyang espiritual na pagdurusa, si Padre Pio ay sinalakay ng Diablo, maging pisikal o espiritual. Gumamit ang Diablo ng makademonyong panlilinlang upang madagdagan ang mga paghihirap ni Padre Pio. Kabilang dito ang mga aparisyon bilang isang anghel ng liwanag at ang pagbabago o pagsira ng mga liham papunta mula sa kanyang espiritual na mga idirektor. Sa isang liham, kay Padre Pio ni Padre Benedetto noong 3 Hunyo 1919, June 3, 1919, ito ang pahayag niya. Wala akong malayang mga sandali. Ang lahat ng oras ko ay ginugugol ko upang hablutin ang aking mga kapatid mula sa kamay ni Satanas. Ang Diablo ay sadyang mapaglinlang at nagpakita sa maraming iba't ibang anyo. Kuminsan sa anyo ng isang pangit na pusang itim, bilang isang dalagitang hubad na malaswang nagsasayaw, bilang isang bantay sa bilangguan na humahagupit sa kanya, o sa ilalim ng anyo ni Kristong napako sa krus, ang kanyang espiritual na ama, ang kanyang anghel na tagapag-alaga, ang mahal na birhen, o si San Francisco mismo. Sa ibang pagkakataon, dinuduraan ng Diablo ang kanyang mukha at binubulabog ng nakabibinging mga ingay. Kinurpirma ang mga panlilinlang na ito ni Padre Agustino nang ipagbigay alam ni Padre Pio ito sa kanya. Bukod dito, nabanggit pa ni Padre Pio na sumusunod. Ngayon, 22 araw na ang lumipas mula ng pinahintulutan ni Jesus ang mga demonyo na maglabas ng kanilang galit sa akin. Aking ama, ang aking buong katawan ay nagkapasa-pasa dahil sa mga pangbubugbog na aking natanggap magpasa hanggang ngayon mula sa aking mga kaaway. Ilang beses pa nilang pinunit ang aking kamiseta upang saktan ang nalantad kong katawan. Isang madaling araw, matapos makatulog ang lahat, narinig ni Padre Pio ang katok sa kanyang pinto. Tila si Padre Agustino, ang kanyang espiritual na direktor, na humihiling na pumasok sa silid. Sinabi ni Padre Pio, "Pumasok kayo. Bakit kayo naparito? Paano kayo napunta dito?" Sinabi ni Padre Agustino, "Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Siya ay hindi nasisiyahan sa iyo." Natigilan si Padre Pio. "Ano po?" sabi ni Padre Pio habang ikinakampay ang mga paa sa ibabaw ng kama at astang nagsimulang bumangon sa kama. Hindi mo na kailangan bumangon. Naparito lamang ako upang sabihin na hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang iyong pagpepenitensya." Sinabi ni Padre Pio, "Kung talagang naparito kayo sa kahilingan ng Diyos,
dapat bigyan ninyo ako ng palatandaan. Hindi hiling ko sa inyo na sabihin ninyo ang pangalan ni Jesus. Sa sandaling iyon, ay bumuka ang mga labi ni Agustino at nagsimula siyang humalakhak. Nagbago ang boses niya at sinubukan ni Padre Pio na abutin at hawakan ang kanyang kayumangging abito. Naglaho ang aparisyon at nag-iwan ng matinding amoy ng asupre o yung sulfur, no? Yung parang sa mga bulkan, yung ibinubugan ng bulkan. Sa pagsasalaysay tungkol sa kaganapang ito sa isang liham noong 28 ng Hulyo, 1914 or July 28, 1914, sinabi ni Padre Pio, "Ang Diablo tulad ng pagkaalam ninyo ay isang mahusay na manlilinlang sa kasamaan. Maaari kanyang linlangin sa pamamagitan ng isang makademonyong ilusyon o aparisyon na nagkukumwaring anghel ng liwanag. Ang sawing nilalang na ito ay marunong pangang magkunwari bilang isang cappuccino at kumilos ng maayos. Nakikiusap akong paniwalaan ninyo ang isang taong sumasailalim sa ganitong karanasan." Sa pagbubukas ng mga liham mula sa kanyang espiritual na direktor na si Padre Agustino, minsay tumambad ito kay Padre Pio na blanco, walang nakasulat. Lalagyan niya ito ng binasbasang tubig o agua bendita at muling lilitaw ang mga nakasulat. Ginawa itong di makita ni Barbalo upang hindi mababasa. Sa isang liham kay Padre Agustino noong 9 ng Agosto, 1912, August 9, 1912, sinabi niya, "Pinipigil ako ni Barbalo na sumulat sa inyo. Sa tuwing susubukan ko, sumasakit ang ulo ko at napaparalisa ang braso ko at hindi ko mahawakan ang panulat sa aking kamay." Noong 3 ng Disyembre, 1912, December 3, 1912, sa isang liham kay Padre Agustino, ipinahayag niya, "Natanggap ko ang inyong sulat noong 29 ng Nobyembre, November 29. Ito ay naglalaman lamang ng isang blankong pahina. Ito ay marahil dahil kay Cosaccio." Sa ibang pagkakataon na ay inilarawan ni Padre Pio ang reaksyon ng mga demonyo nang makatanggap siya ng liham mula sa kanyang espiritual na direktor. At sabi niya, "Nang matanggap ko ang inyong sulat kamakailangan at bago ko pa ito buksan, sinabihan ako ng mga sawing palad na iyon na pilasin ito o kung hindi, silaban ito sa apoy. Kung gagawin ko ito, aalis na sila ng tuluyan at hindi na ako gagambalain pang muli." Nanahimik ako nang hindi sila sinasagot, habang sa puso ko ay hinahama ko sila. Pagkatapos ay idinagdag nila, "Gusto namin ito bilang kondisyon lamang para sa aming paglisan. Sa paggawa nito ay hindi ka magpapakita ng panghamak kanino man." Sumagot ako nang walang makapagbabago sa isip ko. Sinunggaban nila ako tulad ng maraming gutom na tigre, minura ako at pinagbantaan na pagbabayaran ko ito. "Mahal kong ama, tinupad nila ang kanilang banta. Mula sa araw na iyon ay binugbog nila ako araw-araw." Sa Binapro, ang nagmisto lang si Padre Agustino ay pumasok sa selda ni Padre Pio at sinabi, "Naparito ako upang mag-umpisal sa iyo," sinabi niya. "Dahil sa paghihinala," sumagot si Padre Pio, "ulitin mo pagkatapos ko, mabuhay si Kristo." Sumigaw ang demonyo ng hindi at bigla ito naglaho. At dito ay wawakasan ko na po ang ating episodyo ngayong araw. May karugtong pa po ito sa susunod na pagtatanghal, kaya abangan po ninyo ito. At kung naibigan po ninyo ang video ngayong araw, ay pindutin po ninyo ang like na buton
At mag-subscribe na po kayo na di pa nakapag-subscribe. Gawin ito at may isasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. Suportahan din po ninyo ang aming channel at apostolado na may palaganap ang pagkakakilalan kay Padre Pio sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Bilang benepisyo, mapapakinabangan ninyo ang aming mga buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Makatatanggap din po kayo ng binasbasang larawan at medalyon at ang mga ito ay naaayon sa inyong abuloy kada buwan. Para sa karagdagang detalye, mangyaring pindutin lang ang buton sa itaas o kaya basahin ninyo ang mga alintuntunin ng paglahok sa description box sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.